guys, welcome back to my YouTube channel. Yan syempre sa mga bago pa lang at hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan, Carla Malabed, please like, share, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na videos. Ayon, mga amigos, mga amigas, medyo matagal-tagal akong hindi nag-upload, nakakapag-upload pa ng aking mga vlog. It's because, syempre, naghahanda ako para sa mga ating pangmalakasang vlogs, lalo na yung ating Katok ni Kitek episode. Bago tayo pumunta sa ating fourth episode ng ating Katok ni Kitek, kailangan handang-handa na tayo at para tayong sasabak talaga sa ating gera. But anyway, syempre, may mga nabasa ako sa mga comments dun sa mga previous Katok ni Kitek episodes natin. Mga comment nila, mga nagaganda sila, kaya lang syempre, hindi pa naman po tayo, wala pa akong team, So, kung sino lang yung mahata ko na magka-cameraman, so siya lang, at ang gamit namin ay yung talagang phone ko lang. So, this time, para sa mga future at saka, kumbaga, improved version ng ating Katok ni Kitek episodes, syempre, samahan nyo ako mag-unbox ng aking mga nabiling mga gadgets na gagamitin natin for our Katok ni Kitek episode. Unang-una, from Camera House, samahan nyo ako buksan ang ating vlogging camera. Yan, yay! So, syempre, nabasa ko kasi sabi nila parang hindi stabilized yung camera, hindi, kumbaga, syempre, nahihiya naman ako dun sa cameraman natin. Kaya, ang ginawa ko, dahil nga mobile phone lang yung gamit ko, bumili ako, ni-research ko to sa mga websites kung ano yung number one o yung, kumbaga, most used or nag-trend na vlogging camera ngayon, especially yung mga YouTube vloggers. So, ang gamit nila is, mostly, ang nakita ko sa review, ang number one na choice ng mga vloggers ay Canon PowerShot G7X Mark III. Actually, merong Mark II, kaya lang itong Mark III yung pinaka-latest. At saka, syempre, maganda na yung specs niya. So, samahan niyo ako at i-unbox natin to. So, maraming salamat sa Camera House, Glorieta. So, sila na lang yung merong last. At saka, in-assist tayo ni Camera House Robinsons Manila. So, yan, buksan natin. Ano ang laman ng box ng PowerShot G7X Mark III. So, yan. So, let's open it. So, syempre, ano-ano yung mga kasama sa loob? We have cords. Yan, yung ating wire ng ating camera. We have yung battery. Ando, sa ating isa-isa, paano makita nyo? Meron siyang yung nalagyan na ng battery. Syempre, yung pinaka-battery niya. Yan. So, this one. So, sa next video natin ngayon, cellphone ko pa lang din yung ginagamit ko. So, sa next mga episodes natin, sa mga next videos natin, syempre, gagamitin na natin itong ating vlogging camera. So, yan. We have yung strap. At syempre, ang ating Canon Mark III GX7. So, ayan. Yan siya. So, maganda siya kasi ito, ano bang ang ano nito? Yung kaniyang antay dito, yung screen, na-open siya, ganyan. Para pagka, parang nagsiselfie ka, nakikita mo yung sarili mo. Parang sa mga mobile phone, di pa parang meron siyang selfie camera. So, ganito din dito sa Canon Mark III. So, try natin ikabit ngayon yung battery niya para makita niya yung sinasabi ko. Ito yung lalagyan na ng battery niya nandito. So, meron siyang card slot. Meron nga pala akong nakuwang free dito na, although pwede mo pang i-upgrade, pero ang kasama niya is 64 gig na ang tawag dito. Battery na memory card. So, yan. So, susuksok natin dito yung kanyang battery. Ano ba yun? May paano? So, ito yung card. So, tulak. Yun. So, yan. Nakalock na siya. So, ito yung pinaka-power niya. So, bubuksan natin. So, makikita mo. On and off. Yan. So, ayan na siya. So, makikita mo na nagaganon yung lens. Tapos, if gusto mo nga ng selfie, ayan, makikita mo yung sarili mo. So, you have to choose yung video. Ayan, say, kunwari ito. Tuturo mo lang yung sa araw na yun. So, ayan siya, naka-selfie siya. So, makikita mo, madali ngayon na mag... madali mo ngayon makita yung sarili mo. Kasi sa mga... ang kagandahan nito, yung specs nitong
Canon GX7, meron siyang stabilizer na. So, kahit na, ano yun, yung nagtitake ka, lalo na yun sa mga house tours, di ba? Hindi na siya ganun ka, tulad ng mobile phone na walang stabilizer. Although, may mga cellphones naman na meron, pero ito kasi talaga, pang vlogging siya. So, ayan, so nakikita mo yan. So, maganda na siya. So, nakikita mo na yung sarili mo. So, iyaan ang ating pangmalakasang vlogging camera para sa ating mga future vlogs, lalong-lalo na nga yung Katok ni Kitek episodes natin kung saan tayo ay nag-house tour sa mga bahay-bahay ng ating kaibigan, mga friend, ano yung architect friends natin. So, power shot na GX7, meron ako nakuwang free from Camera House. Ito yung mga cleaning kit ng mga cameras. So, ano-ano ba yung laman? So, syempre, panglinis ng camera, meron kang pump na may air, ganyan. Yan. Purpose niyan, parang yung mga singit-singit dun sa mga alikabok, dumi, ganyan, ma-wipe out niya. And, syempre, meron siyang kasamang wiper, cloth, and yung kanyang, ano man tawag dito, brush. So, panglinis-linis, pag sa mga, actually, mga laptops, meron ganito. May mga cleaning kit din yan for keyboards, yan, para yung mga sumisingit. But, aside from dun sa ating power shot, bago kasi ako bumili ng nung Canon camera, actually, ang plano ko din talaga is mobile phone lang ang gagamitin. Kasi ito na yung nakasanayan ko pagka nag-i-edit ako, ito na yung gamit ko. So, ang una kong binili, umorder ako online through Lazada, is yung stabilizer. Kasi ang purpose nga natin, para pagka nagsushoot tayo ng mga Katok ni Kitek episodes natin, hindi nga magalaw. So, ang una kong in-order, bago ako nakabili ng power shot camera from Canon, umorder muna ako ng this one. It's a phone stabilizer. So, hindi pa ako nakabili ng power shot nung na-order ko to. Kaya lang, since dumating na, at least meron tayong dalawa magagamit. We can use yung mobile phone. Tapos mag-stabilizer stick lang tayo para hindi pa rin magalaw. Tsaka maganda pa rin. Then at the same time, ito nga power shot. Kung saan maging mas komportable yung ating cameraman. So buksan na natin siya. Actually, naka-plastic pa to. Meron siyang yung mga, ano bang tawag doon? Bubble wrap. Kaya lang tinanggal ko na para mas madali sa atin na ma-open itong ating stabilizer. So, this one is kung ano-anong kasama niya. Ngayon ko pa lang talaga siya i-open. So, meron siyang ano ba to? Quick start guide. So, yan. Meron siyang ganito. Quick start guide on how to use or to operate itong ating stabilizer, phone stabilizer. Maganda yung review niya sa Lazada. Pag ano ko, ilalagay ko sa description box kung saan ko sila nabili para sa mga interesado na umorder, maka-order sila. So, it comes with yung parang ganitong styro na pouch. So, yan ang laman niya. Yan. So, it's color black. So, meron siyang cord. Meron siya nung parang tripod nilalagay sa ilalim. Meron siyang kasama. At saka, syempre, itong ating pinaka phone stabilizer. In fairness, maganda yung packaging niya. So, ito siya. So, hindi ko palang alam kung paano siya i-operate. But, I guess, matututunan ko din yan. So, para siyang ganyan. Hindi ko alam kung paano. Nalalaklak siya. So, ayan siya. So, ilalagay mo yung phone mo. I don't know how. Pero, basta ganyan, pag-aaralan ko siyang mabuti. Para ito, pag nagkukuha ka sa kanya, kahit maalon-alon, hindi siya, alam mo yun, yung purpose niya, naka-stabilize yung ano, yung motion niya. So, ayun. So, ayan siya, ganyan siya. So, para pagka kinukuha naman siya ng picture, hindi ko alam kung paano. Basta, pag-aaralan ko muna mabuti. Hindi ko alam kung paano. So, panonoodin ko, may mga tutorials naman to. May mga tutorial videos naman to. So, mamaya pag-aaralan. Aside doon sa stabilizer, meron akong biniling tripod support. Ito naman, kapag ka nakatayo naman yung ano, nakita ko lang siya kasi pagka binili mo siya sa Lazada, tapos meron siyang parang
ano yan, yung mga pack, may mga kasama, may mga inclusion. So, mas mura mo siya mabibili kapag ka parang package mo siya nabili. So, I have this tripod support. Yan, maganda rin naman siya. So, pag-aaralan ko rin kung paano. So, may kasama siyang ganito. So, this one. So, ikakabit lang natin siya pag ganon para kung ano man, kung naka-desk or naka... So, yan. So, ganun lang siya. Pwede siyang pahiga, pwede siyang patayo, ganyan. So, yun yung purpose niya. So, we have this tripod support. And, ito, binili ko para dun nalagyanan ng ating stabilizer para pagka, halimbawa, nagsushoot tayo sa lugar, hindi naman natin daladala yung buong style, parang hard case niya. So, meron siyang, binilang ko siya ng bag. So, this one is for the stabilizer. Yung camera na power shot, Canon, hindi ko pa siya nabibilan ng bag. So, nagpapahanap ako sa husband ko kung saan ako pwedeng makakita ng case na maganda. Gusto ko kasi handy lang. So, this one. Yan. So, ready na tayo sa ating katok ni Kek episode. So, ayan, meron siyang ganito. Tapos, meron siyang strap. So, let's open para makita natin. Yan. So, meron siyang lalagyanan na ganito. Meron din siya nitong foam para pagka... So, ayan yung strap niya. So, ito yung pinakalalagyanan niya. So, maganda siya. So, yeah. I think okay siya. So, susubukan natin ilagay dito. Mamaya kukuha na natin ang picture ko. Ano yung mga items na nabili. Lastly, syempre, bumili ako ng tripod for the power shot kasi wala akong tripod dito for yung sa patungan ng table. So, meron ako yung parang flexible na yung bilog-bilog. Kaya lang hindi ko alam kung kaya niya yung power shot. So, syempre, kailangan natin bumili ng tripod for the power shot Canon camera. So, let's open it and check what's inside. So, ayan. Ito siya. So, this one is a Vlogmaster plan. Ulanzi ang brand niya. So, maganda yung review nito. Di naman din ako bumibili sa mga Lazada o yung mga online. Once na ma-check ko yung review, tapos maganda siya. Mostly 4.85 yan. Doon tayo umu-order. So, I think tama naman. Maganda yung ano niya. So, ito siya. Ganito lang siya. Hindi na siya natataas. But parang desk camera lang siya. Kaya lang para meron lang akong patungan kapag ka yung pinaka-power shot, eh, doon ko siya gagamitin sa ibabaw ng akin. And that's it, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, sa pagbukas natin, yung mga napamili natin para sa ating pangmalakasang vlogs sa mga susunod na episodes natin ng Katok ni Kitek. Mga unboxing yan para mas maging maganda, lalo yung resolution o yung pagpapanood nyo, malinaw, mas stabilize yan. So, maraming salamat sa inyong suporta. We already reached 2,500 subscribers. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel, Carla Malabed. You can follow me on my Instagram, @_CarlaFM, at saka ang aking Facebook page na Carla Malabed Vlogs. Hanggang sa susunod na mga vlogs, at huwag niyo kakalimutan, syempre, antabayanan niyo lagi yung mga videos ko. Since naka-reach tayo ng 2,000 subscribers, meron tayong paraffle for our loyal subscribers. So, watch out yung announcement kung ano-ano yung maaari natin ipamigay para sa ating 2K subs raffle with Carla. But again, maraming salamat. Huwag kayong magsasawang manood. Mwah, mwah, mwah!